siyam, sampu, dadagdagan ko pa ng 2,000 para sa inyong pangkain at pamasahe, tatay ha? Salamat. Inyong gamitin sa inyong panggamot. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Nitong nakaraan nga ay naging aktibo si Idol Commander Bantugan sa pag-upload ng video o content sa kanyang YouTube channel. Marami kasi ang nagka-interes sa kanyang limusan ng Agimat, na kung saan kung ikaw ay nagmamay-ari ng mga medalyon o anumang klase ng agimat ay maaari mo itong ipatesting kay Commander Bantugan, at pag ito ay nakapasa, ito ay may kapalit na malaking halaga. Ang kagandahan sa testingan ng agimat ni Commander Bantugan ngayon ay bago niya testingin yung agimat o anting-anting ay tinatanong niya muna yung nagmamay-ari nito. Kumbaga, ini-interview niya kung saan ba nang galing, sino yung dating nagmamay-ari, at paano napunta ito doon sa bagong nagmamay-ari o sa nagpapatesting kay Commander Bantugan. At dahil nga sa ganitong klase ng interview ni Commander Bantugan doon sa nagpapatesting, ay mas naging kapanapanabik ang naging testingan ng agimat. Gaya na lang ng isang in-interview niya na yung agimat na medalyon na ipapatesting ay pinutukan daw ng isang dating sundalo sa kampo ng 13 beses at halos isa o dalawang dangka lang ang pagitan pero hindi tinamaan. So ito yung gamit na ano ang ano nito? Ano ang kwento niyan? Tinitingnan mo sa kampo? Sa kampo ng sundalo. Sundalo. Sinong bumaril? Sundalo mismo. Ilang putok? 13. 13. Gaano kalayo? Dangkal lang. Isang dangkal lang. Mula sa medalyon, isang dangkal. Anong caliber ang ginamit? 45. Caliber 45, 13 putok. Ano nangyari? Walang gasgas. Walang gasgas. Tinamaan hindi? Hindi naman siya tinamaan. Parang hindi tinamaan. Pero yung likod ng pinagkwana niya, dito, sa tapat ng... Sa tapat mismo ng medalyon? May butas. Butas, pero yung medalyon wala? Wala. Apo, oo nga. Okay. So, ready na natin? Sa puntungang ito ay pinahawak pa ni Commander Bantugan ang halagang 800,000 na request ng nagpapatesting sa kanya kung ang kanyang medalyon ay papasa. Ng medalyon mo? Kung makakapasa. Kung hindi kakainin ng bala. Oo, ha? Ito, nakahanda na. Okay. At ilang sandali pa nga ay isinalang na ito. At puputukan na ni Commander Bantugan. Sayang. Nakahanda pa naman yung ating 800K para dito. Pero hindi siya pumasa. So wala tayong magagawa. Meron ding isang manggagamot na nagpa-testing ng kanyang mga tanga na agimat kay Commander Bantugan, na ito raw ay para malaman niya na kung ang kanyang tanga na mga agimat o medalyon ay talagang may bisa o wala. Sa video nga na ito ay makikita natin na nagsalang na ng isang medalyon si kuya na manggagamot. At ito ay babaril naman ni Commander Bantugan para malaman kung ito ay may bisa o wala. Kunan mo or saan ang galing, ganun. Sa'yo lang talaga yan.
Narito naman ang ilang resulta ng mga agimat ni Kuyang Manggagamot na winasak ni Commander Bantugan. Nandyan pa ang kwento ni tatay na kung saan ay sinabi niya mismo kay Commander Bantugan na mag-ingat ito kung puputukan niya yung kanyang isang medalyon, sapagkat ito ay sumisira daw ng baril. Kumbaga, pag ito ay pinutukan mo o tinesting mo ay sasabog ang baril mo. Sobrang lupit ito, mga ka-horror. Bawat medalyon, tatlong putok. Pag gana ka lang basta tatlong putok, pasado na yon. Oh. Okay. Baka sumabog ang baril dito, ha? Ha? Dito, baka... Ano yan? Baka sumabog ang baril nyo dito. Ito sa isang to, baka sumabog ang baril namin. O, tingnan nyo. Dito tayo, tayo. Dito tayo. Pakita natin yan. Ang sabi nyo tayo? Baka sumabog ang baril nyo pag binaril nyo to. Sige tayo, susubukan natin mamaya. Ha? Oo. Sige, tagay nyo natin. So okay mga panalik, ito na yung sinasabi ni tatay. Tay, ano yung anong dyan? Sasabog ng baril na bumabaril sa akin. Yan. Pag suso. Sige. Ating sumukan. At dito nga ay isasalang na ni tatay yung sinasabi niyang medalyon na kapag ka ito ay pinutukan ay sumasabog yung baril. So tignan natin kung gaano ka bisa o katotoo ang sinasabi ni tatay. Mapapansin nga natin na may kinuhang isang maliit na libro itong si tatay mula sa kanyang bag. At palagay ko ito ay ang orasyon ng medalyong ito. At yun nga, nasa halip na yung baril ang sumabog, ay ang medalyon ni tatay ang nawasak. Naging tampulan naman ng kasiyahan ang pagkawasak ng medalyon ni tatay dahil sa biro niya na kung pala ito ay ginamit niya o isinuot niya at siya ay binaril, ay siguradong yari siya. Ano sabi niya tay? Ano sabi niya? Patay pala ako. May babaril sa akin. Kasi sabi niya kanina, sasabog ang baril. Sasabog ang baril. Oo. Tapos iniisip nyo, pag may bumaril sa inyo, sasabog. Patay pala ako, may palisabog ang katawan ko. Thank you, tay. Thank you. Salamat po, tay. Salamat po. Patay. Pero kahit gaano kaganda ang mga kwento na nakapaloob sa mga agimat ng nagpapatesting kay Commander Bantugan, ay wala rin nangyari dito dahil ni isa ay walang pumasa sa panudla ni Commander Bantugan. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon na ang nililimusan ni Commander Bantugan ay ang mga agimat lang na pumapasa. Dahil may video rin si Commander Bantugan na kung saan na mayroong dalawang matandang mag-asawa ang lumapit sa kanya. Na kung saan ang lalaki ay isa ring antingero. Subalit ito ay may karamdaman. At ito ay nangangailangan ng tulong financial. Dahil kailangan niyang magpa-CT scan o MRI. At wala siyang sapat na pera para gawin ito. Kaya naisipan niyang dumulog sa bahay ni Commander Bantugan para humingi ng tulong. Hindi naman nabigo ang mag-asawang matanda dahil agad naman itong tinulungan ni Commander Bantugan at nilimusan niya ang agimat na hawak ni tatay. At hindi lang yon, dahil ang usapan nila na ibibigay na halaga ni Commander Bantugan ay 10,000 pesos para sa pagpapacheck up at CT scan ni tatay, ay dinagdagan pa ito ni Commander Bantugan ng additional na 2,000.
para sa mag-asawa. Talaga nga namang napakabuti ni Commander Bantugan at handa siyang tumulong sa mga nangangailangan. Bukod sa tulong pinansyal ay dinasalan din o binasbasan din ni Commander Bantugan ang lalaking may karamdaman para ito ay magkaroon ng kagalingan sa kanyang sakit. Ang masasabi ko lang para kay tatay na may sakit ay sana ay gamitin mo nga ang pera na pampagamot mo at sana ay gumaling ka na sa iyong sakit na nararamdaman. At para naman kay Commander Bantugan ay ipagpatuloy mo lang ang iyong mga magandang gawain at lalo kang pagpapalain ng ating Panginoong may kapal. So hanggang dito na lang mga ka-horror at samahan nyo kaming muli sa mga susunod pa naming mga video. Maraming salamat po.